Hello, kumusta mga katsada? Welcome back na naman sa ating munting channel, Juicy TV. Panibagong araw, panibagong tutorials na naman ang ating ihahatid sa inyo. So, for today sa video mga katsada, is tuturuan ko kayo kung paano natin tatanggalin yung Chrome virus sa ating cellphone. Okay? So, wala po tayong apps na gagamitin, wala po tayong apps na i-download, kundi mismo sa ating settings lamang tayo pupunta. So bago po ang lahat, kung napadpad ka lang sa video na ito at kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay mas mabuti na kung mag-subscribe ka na, kasi lahat po ng mga videos na inapit po sa channel na ito is talagang nakakatulong talaga sa inyo. So ako po ay gumagawa ng mga tips, tricks and tutorial videos na talagang nakakatulong talaga sa inyo. So bago po tayo mag-umpisa ay mag-intro po muna tayo. Alright, so ang tanong ngayon, kung saan ba ito nanggaling or saan ba natin ito nakukuha ang virus sa ating Chrome na application. So nanggaling po ito sa pag-link natin or pag-search natin ng mga website dito sa Chrome na application. So isa rin to sa mga nagkukos ng hang or naglalag yung cellphone natin. Kaya sa madaling salita is talagang makaka-slow down ng ating mobile phone. Kaya mahalaga ito at huwag nyo nang baliwalain na kung meron man ito sa inyong cellphone is huwag nyo na itong babaliwalain, kasi ito ay nagkukos ng damage sa inyong cellphone, kasi naapektuhan dito yung inyong cellphone lalong-lalo na dito sa inyong mga application. So paano nga ba ito tatanggalin? So simpleng-simple lamang po ang ituturo ko po sa inyo ngayon, no? So ang unang gagawin natin is wala po tayong apps na i-download, kundi pupunta lamang tayo sa ating settings. So hanapin lamang po ninyo ang inyong settings sa inyong cellphone. Pagkatapos ay mag-scroll down kayo at hanapin nyo ang app management. Ayan. So pagkatapos is yung app settings. So dito lahat yung mga applications na meron tayo sa ating mobile phone. Alright, so sa mga applications na to, syempre yung hahanapin natin yung Chrome na application. So pag nakita nyo na sa inyong cellphone, ay pipindutin nyo na. Pagkatapos ay pipindutin nyo itong may storage and cache. So ito po ang inyong pipindutin. Ayan, so mas nakikita nyo dito sa baba, merong clear storage and clear cache. So ang pipindutin nyo po dito is, so before po natin ito pala pipindutin, ito yung mga usage or naggamit natin sa application na to. So user data is 13 MB na yung kuan, nagamit natin. So yung ito yung cache na sinasabi ko, yung of virus. So 296 MB na yung virus sa application na to, at sa total of 353 MB na. So napakalaki na nung impact ng application na to na merong virus application. So ang gagawin natin para matanggal natin yung virus sa ating application na Chrome is ipipindutin lamang po natin itong clear cache. Ayan, so as you can see dito sa may cache as nig 0 or 0B na siya. So ibig sabihin is natanggal na siya, para mas lalo pang mas sigurado natin na talagang matatanggal lahat ng virus is i-click din natin itong clear storage. Ayan, so dito is nakikita nyo ito may pre-app space, manage and clear all data. So dito po tayo mag-click clear all data, kasi ito lang po yung talaga yung paraan para po matanggal yung Chrome na application, at para hindi rin maapektuhan yung ibang application at hindi mag-i-slow down yung ating mobile phone. Kaya nagtataka kayo kung bakit minsan sobrang hina ang signal, minsan nag-delay yung pagpipindot natin sa screen. Kaya isa din ito sa mga dahilan kaya nag-i-slow down yung ating mobile phone. So ganun lang po kasimple, no? So ibig sabihin po nito, na madaling salita is nire-reset po natin yung ating mga Chrome application. Pero huwag po kayo mag-alala, kasi hindi naman ito nakakasira or nakakadamage ng ating mobile phone. So ibig sabihin po ito is nire-refresh po niya ang application natin, at at the same time nire-refresh po din po niya ang ating mobile phone.
So sana po ay meron po kayong natutunan sa video na ito, at kung meron man kayong natutunan at kung napadpad ka lang sa video na ito, ay huwag mo nang kalimutan na mag-subscribe at pakikalimpang ang inyong kampana sa may gilid para mas notify ka naman sa mga videos na aking gagawin o i-upload pa sa mga susunod nating tutorial. So ako po ay gumagawa ng mga tips, tutorials, and tricks dito sa ating channel. So that's it for today's video, mga katsada, no? At kung nakatulong mo ng video na to, ay mas mabuti na kung mag-subscribe ka na, o gusto mo yung ganitong mga content. Ay huwag mo nang kalimutan na mag-subscribe, kasi lahat po ng mga videos na in-upload ko po sa channel na ito ay mas talagang nakakatulong po talaga sa inyo. So ako po ay gumagawa ng mga tricks, tips, and tutorial videos na talagang nakakatulong sa inyo. So hanggang dito na lamang po, no? At maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muling. So God bless po natin lahat.